Paano ba? Paano iwasan si crush kapag ayaw mo na siyang magustuhan? Shoutout to Jazzy Hilario, Ruth Ann Valenzuela, Tochi Merigildo, and Elizabeth Palana. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Tip number 1. Gumawa ka ng listahan na ayaw mo tungkol sa ugali niya. Ito na marahil ang isa sa mga epektibong paraan para maka-move on ka na kay crush. Mag-isip ka ng mga bagay na ayaw mo sa kanya at ilista mo ito. Kunyari, hindi ka niya pinapansin o lagi ka niyang minimake feel na hindi ka sapat para sa kanya. Isulat mo ito para maalala mo kung ano ba yung mga ayaw mo tungkol sa kanya. Isipin mo mga actions at ugali niya na nakakapagpa-turn off sa'yo. I-bash mo ang mga ugaling ayaw mo tungkol sa kanya. Mag-isip ka ng mga negatibong bagay tungkol sa kanya upang tuluyan mo siyang makalimutan. Tip number 1, gumawa ka ng listahan na ayaw mo tungkol sa ugali niya o sa itsura niya. Kasi wala naman taong perpekto, hindi ba? Siguro kaya nahirapan ka mag-move on kay crush kasi ang naiisip mo lang ay napakagwapo o maganda siya. Pero isipin mo rin, how does that person make you feel? Kung hindi na maganda ang pakiramdam mo o lagi ka na lang umiiyak nang dahil sa kanya, panahon na para kalimutan mo siya. Tip number 2, humanap ka ng mas better sa kanya. Better in looks and better in the way he or she treats you. Ito ang isa sa mga pinakamabilis na paraan upang maiwasan mo na magkagusto sa iyong crush. Humanap ka ng mas better sa kanya. Ibaling mo ang iyong atensyon sa taong mas hihigit sa kanya. Maaaring humanap ka ng taong mas gwapo o mas maganda sa kanya. Humanap ka ng taong mas magaling magluto, mas matalino, mas talented, mas magaling sa sports o kung ano-ano pang mas na maaaring makahigit sa kanya. Tip number 2, humanap ka ng mas better sa kanya. Mahirap man siyang isipin sa ngayon, pero manalig ka na meron at merong hihigit sa dati mong crush. Kasi posibleng hindi nga siya mas gwapo, pero ito namang taong to ay may gusto rin pabalik sa'yo. Posibleng hindi siya kasing yaman, pero grabe naman mag-alaga sa'yo o iparamdam sa'yo na mahal ka rin niya o na may gusto rin siya sa'yo. Kaya tip number 2, humanap ka ng mas better sa kanya. Tip number 3, huwag kang mag-assume sa mga pinapakita niya sa'yo. Sabi nga nila, para hindi ka masaktan, huwag kang mag-expect. Hindi maiiwasang umasa lagi sa tuwing magkakausap kayo ng taong gustong gusto mo. Ang pakiramdam na parang buo na ang araw mo, makausap mo lang siya. Yung tipong kahit gaano man kapangit ang bungad sa'yo ng umaga, ngitian ka lang niya ay ayos na sa'yo. Ngunit mali ito. Kung talagang gusto mo nang mag-move on sa kanya, iwasan mong bigyan ng kahulugan o kulay ang mga inaakto niya sa'yo. Kung kinakailangan mong linawin ito sa kanya, ay gawin mo ito. Kesa na yung iniisip mo ay may gusto rin siya pabalik sa'yo, yun pala ay mabait at friendly lang siya na tao. Tip number 3, huwag kang mag-assume sa mga pinapakita niya sa'yo. Tip number 4, huwag mo siyang paboran lagi. Aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na nagiging bias tayo. Hindi nagiging patas ang ating tingin sa mga tao. Lagit-laging may mas espesyal kesa sa atin. Epektibong paraan para maka-move on ka na kay crush ay sa pamamagitan ng huwag mo siyang papaboran lagi. Huwag mo siyang kampihan na kahit mali na ang ginagawa niya ay sa kanya ka pa rin pumapanig. Kung ganito lamang ang patuloy mong gagawin, hindi ka nga makakaahon sa pagkagusto mo sa kanya. Maliban dito, matuto ka rin i-prioritize ang sarili mo. Huwag yung kung ano lang ang gusto niya, yun ang gagawin mo. O di kaya, lahat ng aksyon mo sa buhay ay nakatungo doon sa goal mo na makamit ang crush mo. E paano kung hindi niya talaga ikaw gusto? Kailangan gumawa ka ng desisyon na makabubuti
para sa sarili mo at sa iyong hinaharap, independent of whether or not your crush will like you. Tip number 4, huwag mo siyang paboran lagi. Tandaan na walang ibang magmamahal sa sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Before we continue, find what you are looking for. Nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa atin channel. Let's continue with tip number 5. Magalit o mainis ka sa kanya paminsan-minsan. Para makamove on ka ng mabilis buwat sa pagkakahulog mo kay crush, kinakailangan mo ring mainis o magalit sa kanya minsan. Imbes na magpabebe at magpa-cute ka sa kanya, ipakita mong hindi ka na nagpapa-apekto sa kanya. Kung kinakailangan mong punuin ng galit o inis ang puso mo para lang makamove on ka na ng tuluyan sa kanya, ay gawin mo ito. Tip number 5, magalit o mainis ka sa kanya paminsan-minsan. Tip number 6, matuto kang mag-no sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging oo dapat ang iyong sagot. Matuto ka rin humindi, lalong-lalo na sa taong kinagigiliwan mo. Madalas, kaya hindi nakakaahon o nakaka-move on ng tuluyan ng isang tao ay dahil sa hindi siya marunong tumanggi, lalong-lalo na kapag espesyal sa kanya ang taong ito. Oo, maaaring mahirap tumanggi lalo na sa crush mo. Ngunit tandaan, ang pinakamabisang paraan para makamove on ka ay umiwas ka sa kanya. Kung sa tuwing aanyayahan kanya lumabas o makipagkita, oo ka, paminsan naman ay matuto ka rin tumanggi nang sa gayon ay mamiss ka rin niya, ba? Diba? Malaman niya rin yung value mo. Kasi pag lagi kang nandyan, syempre, itetake for granted ka rin yan. Tip number 6, matuto kang mag-no sa kanya, lalong-lalo na kung hindi mo naman talaga trip o gusto yung pinapagawa niya sa'yo. Tip number 7, humanap ka ng ibang mapagkakaabalahan. Epektibo ring paraan ang paghahanap ng iba pang mapagkakaabalahan o interes o hobby upang tuluyang makalimutan si crush. Humanap ka ng mga pwede mong gawin. Maaaring ipursue mo ang iyong interes gaya ng pagluluto, pagbabasa ng libro, o di kaya'y ang pagbe-bake. Maging ang pakikipagkita sa iyong mga kaibigan o pamilya ay pwede rin. Nang sa gayon, mabaling mo ang atensyon mo sa ibang bagay imbis na siya ang nasa isipan mo. Tip number 7, humanap ka ng mapagkakaabalahan. And tip number 8, mahalin mo muna ang iyong sarili. Para makamove on ka na ng tuluyan, kinakailangan mong mahalin at unahin ang sarili mo bago ang ibang tao. Love yourself, ika nga. Dahil sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Hindi mo naman maibibigay sa ibang tao ang pagmamahal na deserve nila kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo alam ang iyong halaga. Bago ka tuluyang magmahal o magkaroon ng crush, unahin mo muna ang sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Ispoil mo muna ang sarili mo bago ang ibang tao. Tip number 8, mahalin mo muna ang iyong sarili. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250452. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat
and see you in our future videos.